Sister Lou. Welcome mga kapanalig sa 31st episode ng ating Lectio Divina. Hulyo na, biro ninyo, kalahati na pala ng taong 2022 ang nakalipas. At buhay pa tayo. Samantalang marami ang sumakabilang buhay noong nakaraang 6 na buwan. Sumalangit nawa ang kanilang mga kalungkot. Oo nga, napakalaking grasya talaga ang buhay. Kahit naghihirap tayo, ay gusto pa rin nating mabuhay. Hindi ba, Sister Vanjie? Talaga, Sister Lou. At tayo ay nabubuhay sa awa at pagmamahal ng Diyos. Araw-araw, pinanibago niya ang paglikha sa atin. Araw-araw, tayo ay nanagiging bagong tao. Napakabait ng Diyos. Magpasalamat na tayo sa ating butihing Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Masintahin, Ama, nilikha mo kami dahil sa pagmamahal. Araw-araw, pinaninibago mo ang aming buhay. Ang bawat pintig ng aming puso, ang aming bawat hininga ay nagpapahayag sa amin ang iyong pag-ibig. Ngayon pa man, ay natitikman na namin ang iyong buhay na walang hanggan. Kadalasan, hindi namin ito nabibigyang pansin, kaya hindi namin kayo napapasalamatan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong walang kukas na pag-ibig. Hindi namin matatapatan ito, kailanman. Ang dami naming maiaalay ay ang aming buong sarili, katawan at luha. Ngunit ang aming pagmamahal ay tapos. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang punuin niya ang aming mga puso ng makalangit na pag-ibig sa iyo at sa aming pagwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong Anak mong nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sister Vanjie, sa darating na linggo, mababasa natin sa Ebanghelyo ang tungkol sa isang taong naghahanap ng buhay. Buhay na walang hanggan. Maganda yata ang pagnilayan natin ito. Sige nga, basahin na nga natin ang teksto. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, 10th kapitulo, versikulo 25 hanggang 37. Walang ano-ano'y tumindig ang isang dalubhasa sa batas at nagsalita upang subukin siya. Guro, ano ang dapat kong gawin upang tamuin ang buhay na walang hanggan? Sinagot siya ni Jesus, ano ba ang nakasulat sa batas? Ano ang iyong nabasa? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong lakas at ng buo mong isip, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Matuwid ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Tatapwat sa hangaring mabigyang katwiran ang sarili, nagtanong siya kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, bumababa ang isang tao sa Jericho buhat sa Jerusalem. Nang salakayin siya ng mga tulisan, ninakawan siya, inugog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang pari na pagkakita sa tao ay lumihis ng daan at nagpatuloy ng lapad. Gayon din ang isang levita nang madako roon at nakita siya ay lumihis na daan at nagpatuloy ng lapad. Tatapwat ang isang Samaritano na naglalakbay ang napadaan sa tabi niya at nung makita siya ay nagdalang habag sa kanya. Lumapit sa kanya, pinikis ang kanyang mga sugat matapos buhusan ito ng langis at alak, isinakay sa kanyang hayop upang dalhin sa bahay panuluyan at alagaan siya. Kinabukasan ay lumukot ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan na ganito ang sinasabi, alagaan mo siya at ang labis na mabubugod mo ay babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino sa tatlong ito ang sa akala mo ang nagpakilala ng pakikipagkapwa sa taong sinalakay ng mga tulisan? Sumagot ang dalubhasa sa batas, yaong nagkawanggawa sa kanya. Ani Jesus sa kanya, humayo ka at gayon din ang gawin mo.
ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, napansin ba ninyo na ang dalubhasa sa batas na nagtanong kay Jesus kung paano matamo ang buhay na walang hanggan, ay alam naman niya ang sagot. Kaya sabi nga ni Jesus sa kanya, "Tama ka." Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagtanong, "At sino ang aking kapwa?" Gusto niyang subukan si Jesus. Ang sagot ni Jesus sa kanya ay isang parabola na may malalim na aral. Ito ay tungkol sa isang tao na sinalakay ng mga tulisan, binubog at iniwang halos patay. Nadaanan siya ng isang pari, gayon din ng isang levita, ngunit hindi nila siya pinansin. Subalit ng isang Samaritano ang nadaan, hinintuan siya at tinulungan. Ang pari at levita ay mga taong reliyoso. Bakit hindi sila tumulong sa kawawang tao? Lumiis ba nga sila ng landas at nagpatuloy sa paglalakad? Mga kapanalig, may nabasa akong paliwanag tungkol dyan. Ang paring Hudyo at ang levita ay parehong nanunungkulan sa templo sa pag-aalay ng sakripisyo. Ayon sa kautusan, dapat malinis sila. Hindi sila makakapag-alay kung nakahawak sila ng patay. Kaya sila lumihis ng landas at nagmamadaling umalis. Baka nga naman patay na ang taong nakahandusay. Ibig sabihin, mas pinahalagaan nila ang kautusan kaysa sa buhay ng tao. Ang saklap naman. Eh ito naman si Samaritano, napakabait, no? Kasi libreng nagugar yun, delikado. Baka bumalik ang mga tulisan at atakihin siya. Pero hindi niya inisip yun. Sa halip, binigis ang mga sugat ng tao matapos bumusan ito ng langis at ng alak bilang disinfektan. Dinala sa bahay panuluyan at inalaga ang buong magdamag. Pagka umaga, nag-iwan ng pera sa may-ari at ipinabili na alagaan at sinabi ang karagdagang magagastos sa pangailangan ng tao niyon ay babayaran na sa kanyang pagpagalik. At mga kapanalig, alam ba ninyo na ayon sa mga Hudyo, ang sa mga Samaritano ay mga makasalanan at second-class Jews? Kasi hindi sila sumasamba sa templo sa Jerusalem at naki-mixed marriage sa mga non-Jews. Ano ka naman kaya ang nagudyok sa Samaritano na tumulong sa tao? Isang bersikulo sa kwento ni Jesus ang na-impress sa akin. Isang Samaritano na lagdalakbay ang napadaan sa tabi niya at nang makita siya ay nagdalang habag sa kanya. At ang habag niya ay nagbunga ng mga magagandang kilos. Kung sino pa tinaguri ang kasalanan, ay siya pa ang nakaramdam ng habag. Sabi nga ng manunulat na si Leo Tolstoy, kung nakaramdam ka ng sakit, buhay ka. Kung nakaramdam ka ng sakit ng iba, tao ka. Ang habag ay isa sa mga beatitudes. Pinagpala ang mga maawain sapagkat magkakamit sila ng awa. Sabi pa ni Jesus, "Maging maawain sana kayo gaya ng inyong ama." Kung ganoon, ang magdalang habag ay siyang palatandaan na tayo ay mga anak ng Diyos. Tama na natin. Anong sagot ni Jesus sa tanong ng abogado? Sino ang aking kapwa? Kasi tinanong siya ni Jesus kung sino sa tatlong nakakita sa biktima ang nakipagkapwa sa kanya. Ang sagot niya, yaong nakawang gawa sa kanya. Kaya nga, ang sagot ni Jesus sa kanya, gayon din ang gawin mo. Sa madaling salita, tularan mo ang Samaritano. Para sa Samaritano, ang taong sulatan ay kanyang kapwa. Binigyan niya ng pansin. Hindi siya nag-usisa kung ito ba ay Samaritanong katulad niya o Hudyo. Hindi siya nag-alaala tungkol sa kanyang kaligtasan. Binigyan niya ng prioridad ang taong sugatan. Nag-alay siya ng panahon, ng bago, ng pera. Sa makatwid, ang ating kapwa ay ang taong nangangailangan na malapit sa atin, humihingi ng awa, ng tulong, kahit sino, kahit anong political party, kahit anong relihiyon. Mga kapanalig, sa totoo lang, ang works of mercy ay hindi optional.
sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 31-46, mababasa natin na sa araw ng paghukom, ang batayan ng ating kaligtasan o kapahamakan ay ang pagtulong sa kapwa. Kaya, ugaliin natin ang magbahagi dahil wala tayong pag-aari na hindi natin tanggap sa Diyos. Kahit kunti lang. Sabi ni Mother Teresa, if you cannot feed 100, feed 1. Kung wala tayong material na maibigay, pwede naman ang isang pagbati, isang ngiti, isang panalangin. Itanong daw natin sa ating sarili, naaantig ba ang ating puso sa nakikita nating naghihirap? Naririnig ba natin ang hinagpis ng inaapi? Sabi ni Pope Francis, may bagong kasalanan ngayon, ang indifference. Let us open our eyes and our hearts. Talaga, Brother Lou. Pero ngayon ay pakinggan natin ang pagbabahagi ni na Sister Catherine Bakay at Sister Lynn Lagarska, parehong mga daughters of St. Paul. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita na may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal. Ayon sa halimbawa, Kristong anak mo, na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Napaka-ganda ng ating pagbasa ngayon, linggong ito. At ang nangibabaw sa akin pagninilay ay yung buhay na walang hanggan. Parang yung buong storya niya, tungkol sa buhay na walang hanggan. Parang nagsimula sa buhay na walang hanggan, yung nagtanong yung dalumhasa na, Panginoon, paano ko makakamtan ang buhay na walang hanggan? At dun sa buong istorya, parang ipinakita ni Jesus ang paglalakbay. Paano mo makakamtan yung buhay na walang hanggan? Na dun sa dalawang bahagi ng kwento, parehong natapos na, gawin mo yan at mabubuhay ka, tumayo ka at ganyan din ang gawin mo. Parang paano makamtan ang buhay na walang hanggan? Parang sinasabi na pag-ibig. Parang nakita ko yung sarili ko dito kasi sinabi dito na hindi tinukoy na Hudyo ba yung naglalakbay or Samaritano or ano ba siya. Parang doon, isang tao na nailagay ko, na isama ko yung sarili ko doon na ako yung taong naglalakbay. At ako yung dalubhasa na nagtanong, Panginoon, paano ba? At yun, ipinakita ni Jesus na pag-ibig at magdalang awal, magdalang habag ka sa iyong mga kapwa. Ang ganda, no? Pagkahanap ng buhay na walang hanggan. Ako naman, dito sa yung bang masyado akong na-involve ako dito sa kanyang ano, yung Samaritano naman. Sabi ko, napakabait naman niya, no? hindi lang ang nakita ko kasi tatlong piece yung ibinigay niya, eh. Time, talent, at treasure. Sabi ko, napaka yung 'di ba? Kasi naalala ko nung nag-iisip akong pumasok sa kumbento. Parang yun din yung gusto kong gawin noon, na ibigay ko ang aking tatlong tis. Tapos, kasi sabi niya, yung lumapit sa kanya, binigkis ang kanyang mga sugat. So, yung talagang buong pagmamahal niyang inaruga, no? Binigkis ang kanyang sugat. Diba pag nagkaano ka, nagbigay ka ng iyong sarili, kasi pwede naman niyang utusan na lang yung tagapag-alaga doon sa bahay panuluyan, di ba? Pero siya mismo ang pinigkis bago pa isinakay. Kasi pwede naman niyang isinakay agad, di ba? Dalhin agad doon. Pero hindi, eh. Binigyan mo na ng first aid. Pero buong pagmamahal ito, kasi imagine mo, pinigkis mo ang
sugat. Tapos pinipin ako sa pagkaganda. So yung treasure, dahil bukod sa time, talagang buong puso pa niyang babayaran yung nagugol, yung nagastos. Tapos yung talent niya na, siyempre, nagpagbibigay din ito ng sarili yung talent. Diba? Na hindi niya, kasi siyempre marami din siyang plano na pupuntahan, pero inuna niya ito. Kaya, ganito rin naman ang buhay natin, diba? Pagbibigay talaga ng sarili. Araw-araw. Napakaganda na sinabi mo yung time, talent, and treasure. Parang, maiko-connect natin dito doon. Maiko-connect ako dito sa sinabi na paano mo ibigay. Ibigay mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Parang, yung Samaritano, talagang ibinigay niya yung lahat. Yung, kahit na meron siyang gagawin, alam niya ang priority na mas mahalaga ang siya ngayon. Kailangan siya ngayon, itong taong ito, na kaya niyang ipagpaliban kung ano yung, ano man yung plano niya para sa ikabubuti ng taong ito. So, napakagandang aral din ano, na sa atin, excuse me, bilang ako, bilang isang relihiyosa, na marami rin akong plano, lalo sa pang-araw-araw, na ito, gagawin ko ngayon, ito, ito yung plano ko sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Pero, laging minsan, merong mga pangyayaring hindi may iwasan na darating, na kailangan ipagpaliban ang mga plano nito. So, pinapakita sa atin, sa akin ni Jesus dito, na meron siyang sariling plano para sa akin. At magagawa ko lamang ito kung susundin ko ang kanyang kalooban ng buong-buong puso ko, buong-buong kaluluwa. Yun. At yun na nga, yan ang ipinapakita niya na sa paglalakbay na ito, parang yun ang importante ano natin, yung buhay na walang hanggan. Yung parang yun ang focus. Kasi sa panahong ito, parang ang ano is the here and now. Mabuhay, may mga taong ang pag-iisip eh, hanggang dito na lang ang buhay. Parang nawawala na yung konsepto ng Diyos, konsepto na, hindi konsepto, kundi ang katotohanan na may Diyos. Katotohanan na may buhay na walang hanggan. Kaya kahit ano ginagawa na, kahit na mali, kahit na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, ito ang nangingibabaw. Paalala din talaga to sa atin na talaga kailangan nating humayo. Ganun din ang gawin natin. Hindi lang kasi tayong dalawa, no? Sa lahat din ng ating mga kapatid, na hindi lang tayo yung inihikayat ni Jesus na humayo, kundi lahat tayo. Kasi yun yung ano gusto niyang mangyari sa atin, no? Na masundan siya para mamuhay tayong lahat. Yun naman talaga yung ng may pagmamahal at may malasakit. Tapa nga, magkadugtong kasi yung upang makamtan natin yung buhay na inihahain niya sa atin. Ito yung mga pang-araw-araw natin kailangan gawin. Na may, yung pagbibigay natin kasi ng buong sarili, may katapat na grasya yun, di ba? Lagi. Na para masundan natin yung kagustuhan niya, may ibibigay din siyang grasya. Maski mahirap gawin minsan, pero dahil sa kanyang grasya na namamayani sa atin araw-araw, yan ang ating lakas at inspirasyon na gawin. Kaya nagpapasalamat din ako talaga kay Lord na yung mga pang-araw-araw niyang imbitasyon at pagpapaalala para mas magganap ang ating buhay. Masundan talaga siya. Masundan natin ang kanyang kagustuhan. Araw-araw ito eh. At isa, gusto ko rin idagdag na nung nagtanong yung nalubhasa, ibinilik ni Jesus ang tanong.
ibinili niya, ano ba ang nakasulat. So, isang pagpapaalala rin sa akin na ang kahalagahan ng banal na salita ng Diyos. Kumbaga, nandito yung buhay na walang hanggan. Ibinalik sa kanya, anong nakasulat? Ano ba ang nasa scripture? So, ito rin ang pang-araw-araw na gabay upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Napakahalaga na sa araw-araw, at least, magabayan tayo ng mga salita ng Diyos. No? Nagpapasalamat ako sa Diyos na ibinigay niya sa atin ang pagkakataon ito upang makapagnilay at palaalalahanan tayo ng ano ang mahalaga sa ating buhay. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging taglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Catherine at Sister Lynn. Hay nawang ang inyong pagbabahagi ng salita ng Diyos ay maka-inspire sa ating mga kapananig na magbahagi rin nito sa iba. Dahil ito ang nagpupuno sa ating buhay ng liwanag, lakas, at ligaya. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama namin ngayon sa pagninilay sa ating mga minamahal na OFWs at Filipino migrants na patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po. Alaala namin kayo lahat sa aming panalangin. At muli, iniimbitahan namin kayo na sumali sa aming Facebook group Lectio Divina sa panahon ng pandemya. At mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like, follow, at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta upang may pagpatuloy ang ating mission sa Bible Ministry. Pagpalainawa kayo ng ating Panginoon. At sino man nais kang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Mga kapatid, bilang pagtatapos, pasalamatan natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya. Ipagdasal natin ang ating mga magulang na nagbigay ng buhay sa atin, ang mga doctors, nurses, health personnel na nag-aalaga ng ating kalusugan, ang mga pari na umaaruga sa ating buhay espiritual sa pamamagitan ng mga sakramento. Gayun din ang mga katikista, religious teachers, at tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Sama-sama nating luwalhatiin ang Diyos. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Diyos na makapangyarihan, walang pinagmulan at walang katapusan. Diyos na tagapaglikha, tagapagligtas, at tagapagpabanal, nabubuhay at naghahari, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kaibigan, muli, salamat po. Lagi nating alalahanin. Mahal tayo ni Lord. Purihin siya, ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of August at 6 p.m. Here in the